Naglabas ng kanyang panig ang lalaki na kaaway ng aktres na si Melissa Mendez sa loob ng eroplano ng Cebu Pacific. Pinababa ang aktres mula sa flight dahil sa insidente. Magsasampa raw ng reklamo ang lalaki kahit pa humingi na ng paumanhin si Mendez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Lalaki ka, babae ako, ba't mo hapasin ang mukha ko ng bag mo? Emosyonal si Melissa Mendez nang humarap sa GMA News kahapon kasunod ng pambabati ko sa kanya dahil sa pagkaka-offload niya mula sa isang eroplano ng Cebu Pacific dahil umano sa panggugulo. Nanindigan si Mendez na siya ang agrabyado sa insidente. Pero iba ang bersyon ng kwento ni Ray Pamaran, ang lalaking nakasagutan ni Mendez sa eroplano. Sa post ni Pamaran sa kanyang Facebook account, sinabi niyang bigla na lang umanong nagalit at nagsisigaw si Mendez nang sabihan siyang umalis sa upuang naka-reserve para kay Pamaran. Kalaunan, kumalma raw si Mendez at nangako ang kasama niyang babaeng hindi na ito manggugulo. Pero sa kalagitnaan ng flight, tumayo raw ulit si Mendez at pinagsisigawan si Pamaran. Amoy alak umano ang hininga ng aktres. Sabi ni Pamaran, sinabihan niya si Mendez na kumalma at mag-mouthwash bago sila mag-usap. Doon na raw siya sinuntok ni Mendez. Konti na lang daw at gaganti na rin dapat si Pamaran pero nakuha raw niyang kumalma. Ipinost ni Pamaran ang isang larawan ni Mendez kung saan sinabi niyang nasugatan ang ilang umaawat na flight attendant nang sugurin daw ng aktres si Pamaran sa upuan. Seryoso raw si Pamaran sa plano niyang magsampa ng reklamo laban kay Mendez. Wala pang bagong reaksyon dito ang kampo ni Mendez. Pero una na niyang itinangging may sinaktan siyang flight attendant. Aminado naman siyang nasampal niya si Pamaran, pero dahil daw ito sa grabing pang-iinsulto. Nagpanting na yung tenga ko, nasampal ko, Kuya Lar. Yun inaamin ko, nasampal ko siya kasi nagalit na ako. Pero kung tutuusin daw, dalawa dapat silang pinababa mula sa eroplano. Unruly ako pero dapat, unruly din siya eh. Siya nagumpisa, hindi ako. Siya yung nagumpisa, siya yung nag-provoke. Siya yung una nagsigaw, nahampasin niya yung mukha ko ng bag niya. Humingi naman si Mendez ng paumanhin sa mga pasaherong naantala ang biyahe. Bukod sa pakikipag-usap sa abogado, balak din daw ni Mendez na lumapit sa isang women's group. Nauna nang sinabi ng Cebu Pacific na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad kaugnay ng insidente. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.